hayop ako? Yan ba talaga tingin mo sa akin? Wala kang karapatang babuyin ako ng ganito! Joseph! Tama na yan! Joseph! Huwag kang makialam dito! Dito ka talaga! Pumasok ka sa loob! Tolong! 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 Joseph! Huwakan mo! Ikaw! Joseph! Huwakan niya may ikin! Tolong! 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 Ang simpleng pangarap lang naman ni Gwen ay may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Pero dahil sa sunod-sunod na panloloko, pang-aabuso, ang pangarap na ito'y tuluyang naglaho. Ito po ang kwento ng isang babaeng nilinlang, nagtiis, nasaktan, pero patuloy na lumalaban. Hindi na, sige na, tulungan na kita. Ano ka ba? Kaya ko na to. Sige na, akin na. Okay lang. Ano mo baka kilala itong tito mo ito? Di ba sabi ko sa'yo, kaibigan siya ng nanay ko nun sa probinsya nila? Bakit naman kasi kailangan dyan ka pa tumira? Eh, ang sabi niya, pag-aaralin daw niya ako habang hinahanapan niya ako ng mapapasukan na trabaho. Marco, hindi ko naman ito ginagawa para sa sarili ko lang eh. Ginagawa ko din ito para sa pamilya ko. Para sa'yo. Para sa atin. Mahala ka. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Sige na, umalis ka na. Mamaya sumumpa ako ni tita kay nanay. Panahuli magkasama tayo, sabi naglalandian. Sige na, sige na. Message mo na lang ako. Ingat ka. Tia Cora, tao po! Tao po! Sino ka? Ako po si Gwen, yung anak po ni Mildred. Kaulong pa lang. Oh, akala ko. Maninihil ka na naman. Hari ka, pasok. Sige. Hari ka, bilisan. Akin na yan. Ta, ano pong ginagawa natin dito? Pwede ba? Huwag ka na tanong ng tanong. Alam mo naman, di ba? Hindi ka inisente. Oh. Hindi ko alam. Ano hindi mo alam? Tita, pwede po umuwi na po tayo yung puti. Pwede ba? Ha? Tumikit ka na? Tita! Hindi ko uwi. Ha? Tita, maawa po kayo sa akin, tita. Huwag niyo po kapasok, tita. Pwede po, huwag sa skandalo. Hindi na lutupin. Gusto mo sa kapag? Huwag mo kong hihiyain ito. Huwag mo hihiyain, ha? Napapandaming tao, ha? Tingnan mo, nakatingin sa kamusta, babes? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Kasi ganda ko, di ba? Press na press! Ha? Mayos ka! Ka! Ikot! Huwag ka umiyak, ha? Huwag ka umiyak. Gusto mong sakit, ha? Ano? 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 Oh, bayad ka na, ha? Nakita mo yan, ha? Bayad. Ayos ka. Wow! Ay! Pumalik ka dito! Ha? Walang iyak ka. Tatakasan mo pa ako, ha? Napaka-arte mo! Pasok yan! Gulong! Gulong!
sa mga alaga mo. Nag-uumpisa niyo yung show. Ano ba? Palabasin mo na yung alaga mo! Ano ba? Ang taka-taka mo na. Ang dami nag-iintay yung customers. Lumpats ka na! Bisa mo! Let us all welcome Stephanie! Nakita ba yung gulong ginawa ng lalaking yun? Sila! Sila! Labas na! Gwen, tulungan na kita. Ah, hindi. Ano ka ba? Kaya ko na to. Sige na. Atid na kita. Ah, hindi. Okay lang. Ano ka ba? Mamaya makita pa tayo ni Marco. Ano pang isipin nun? Alam mo namang silaw sa'yo. Eh, wala naman tayong ginagawang masama eh. Wala nga, pero baka kasi anong isipin niya. Sige na. Hayop ako? Hayop ka rin! Baka nalilimutan mo! Kundi dahil sa akin, nagsasayo ka pa rin doon sa bar na yon. Pasura ka na nga eh! Pasalamat ka, tsinaga kita! Yan ba talaga tingin mo sa akin? Wala kang karapatang babuyin ako ng ganito! Lahat ng pananakit mo, tiniis ko. Pero itong pambababae mo, hindi ko na kaya. Lalayasan na kita! Sige, subukan mo! Subukan mo! Subukan mo! Aking ka lang! Walang ibang pwedeng magmayari sa'yo, alam mo ba yon? Dapat sa'yo kinukulong! Marco! Marco! Makawalan mo ako dito!
mamatayan muna tayo bago ka makawala sa akin. Maawa ka sa akin! Pakawalan mo na ako, Marco! Maawa! Maawa ka sa akin! Wish ko lang... Pakawalan mo na ako! Masabi ko sa'yo, magkakamatayan muna tayo bago ka makawala sa akin. Maawa ka sa akin! Pakawalan mo na ako, Marco! Maawa! Maawa ka sa akin! Gwen! Pare! Pare, pag-usapan natin to. Oy! Huwag kang makialam dito, ha! Pare, hindi naman sa nakikialam, pero nasasaktan na yung babae. Sasaktan? Oh. Uy! Pare! Marco! Pare! Joseph! Tama na yan! Ano ba? Marco! Joseph! Joseph, balikan na! Balikan na! Balikan na! Sa tulong ni Joseph, nakatakas si Gwen sa kanyang abusadong karelasyon. Pero si Joseph na nga kaya, ang knight in shining armor ni Gwen, o lilinlangin lamang siya ng binata? Salamat, Joseph. Wala yun. Gusto ko rin namang umalis sa lugar na yun. Masyadong magulo. Mas maiging dito na muna tayo magstay. Uy, huwag ka na masyadong mag-alala. Hindi na tayo makikita dito nun. Hindi mo kilala si Marco. Lahat gagawin niya para matuntun ako. Eh, hindi naman ako katulad ni Marco eh. Hindi kita sasaktan. Eh, kita mo ba to? Eh, paano naman tayo masusundan dito nun eh? Oh. Basta, huwag mong bubuksan tong pinto hanggat di mo ako naririnig, ha? Tapos, pag aalis ka, sasabihin mo rin sa akin kung saan ka pupunta para alam ko. Sige. Sige na. Pahinga ka na. Ano to? Ah, Joseph. Maraming salamat. Ano ba kasi to? Landaan ka. Teka lang. Okay, sige, upo ka na. Ay, nako ha. Ano ba to? Basta. Nako. Ready ka na? Surprise! Happy birthday, man! Naalala mo? Siyempre naman, makakalimutan ko ba yung birthday nung mahal ko? Salamat, mahal! Sige na, blow mo na yung cake ko. Isip ko na kasi mag-celebrate bago ako umuwi ng Manila. Eh, bakit kasi hindi ka nalang humanap ng trabaho sa Manila para hindi kada linggo nawawala ka? Eh, alam mo naman mahirap maghanap ng trabaho. Tsaka, ikaw naman, siyempre, mamimiss din kita. Tara, kaya tayo. Sige, teka lang. Ano na ako? Ingat ka, ha? Excuse me, miss. Pwede magtanong? Hindi kita kilala. Umalis ka na. Sandali! Hindi pa ako tapos sa'yo! Kaano-ano mo si Joseph? Boyfriend ko. Bakit? Ha? Boyfriend mo? Na asawa ko? Hindi ko alam. Eh, kaya ka mali! Ha? Ano mo ko? Ano ba? Kalimutan ko yung cellphone ko. Andra! Andra, anong ginagawa mo? Tumigil ka nga! Anong ginagawa mo dito? Ay, kung itingil mo kaya yung pampababae mo! Nakayop ka talaga! Uwi ka na! Ano?
Sabi na, huwag kita na! Nangyari! Huwag kita na, Sandra! Ha? Joseph, tama na! Nasasakta na siya! Ano ba? Ikaw! Ha? Huwag kang makialam dito! Dito ka sa loob! Joseph! Pumasok ka sa loob! Saka lang! Para takasan ako? Hindi! Hindi kita tatakasan, pangako. Hindi kita iiwan. Gwen, hindi ako tanga. Hindi ako magpapaloko sa mga tulad mo. Hindi! Joseph, maawa ka naman sa akin. Pakawalan mo na ako! Gwen, tumahimik ka! Halika! Ayaw ka! Joseph, maawa ka magsasalit! Ito ka! Pumasok ka! Ano ba? Pumasok ka! Joseph! Pumawalan ba ako dito? Tumahimik ka! Pakawalan mo ako dito, Joseph! Joseph, pakawalan mo ako dito! Pakawalan mo sa akin! Tao po! Joseph! Uy, pwede! Pasok! Salamat! Sensya ka na. Hindi ako makaalis ng bahay. Kailangan kong bantayan kuya, ka. Kuya, tulungan mo ako, kuya! Ano ba yung sinasabi mo? Okay, ha? Ganda! Ano? Maka-score ka ba? Bro, sigurado ka. Safe dito, ah. Ano naman? Walang tukhang dito, bro. Safe na safe dito. Tara! Hindi kayo masaya, ha? Wala kasing pulutan, eh, no? Tatamlay yun. Sina kayo? Kinulong, niloko at inabuso. Mas masahol pa sa mga nauna niyang kalbaryo ang sinapit ni Gwen sa kamay ni Joseph na buong akala niya'y tagapagligtas niya. Makakatakas pa kaya si Gwen sa impyernong kinalalagyan niya?
wish ko lang. Oy! 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 Taas yung kamay niyo! Ikaw! Lod! Lod! Chief, ataas yung kamay ko, ha? Lod, sabi! Last warning! Huwag ka na magkalala, miss. Malaya ka na. Dalawang taon na ang nakararaan nang tuluyang makalaya mula sa mapang-abusong relasyon. Sa ngayon, nakahanap na siya ng asawang totoong nagmamahal sa kanya at meron na silang anak. Para maprotektahan ang seguridad ng kanyang mag-ama, humiling sa amin si Gwen na huwag na silang kuhanan ng video. Yung buhay ko po, ano, parang impyerno po yung dinanas ko po doon. Kulang na lang po kasi ilibing niya ako ng buhay. Tapos pinag-drugs niya pa po ako. Paparape niya daw po ako sa mga tauhan niya. Tapos papatay niya daw po ako. Ngayon, inspirasyon at pinanghuhugutan ng lakas ni Gwen ang kanyang mag-ama. Nakaasa ang pamilya ni Gwen sa kinikita ng asawa sa pamamasada ng tricycle. At kung may sobrang pera, plano niya sanang ipuhunan ito para sa pagtinda ng kung ano-ano online. Pero ang sobrang kita ni Mister ay mas madalang paraw sa patak ng ulan. Yung kaibigan ko po nagbebenta sa online, papasa niya po sa akin, tubo po mga 30 sa akin. Yun po yung nagkukuha-kuha ko sa mga kaibigan ko ng mga online-online. Tapos ipopost ko din po. Eh, hindi po umano kasi wala po, nawalan po ako ng cellphone, tumigil po. Batid ni Gwen na marami pang tulad niya ang humihiyaw ng tulong pero nagkukubli sa takot. Sila ang mga taong nais niyang makapanood ng kwento niyang ito kung kaya't sumulat siya sa wish ko lang. Mga babaeng inaabuso, huwag kayong magtago. Magsumuha sa kinakaubulan para rin po makagaan sa kalooban niyo. Marami rin taong handang tumulong sa atin. Hindi lang tayo nag-iisa. Tanghali kinabukasan, isinet up namin ang pagkikita ni Gwen at ng aming team. Ang hindi niya alam, isang puting sasakyan ang nagsilbi naming mensahero para makarating sa kanya ang isang nakabalot na regalo. Takang-taka si Gwen dahil wala naman daw siyang naalalang okasyon. Wish ko lang po. Ito po yung pinadala kong sulat sa inyo. Hindi akalain ni Gwen na maririnig at makikita sa telebisyon ang kanyang kwento. Para po magumaan yung loob ko, baka sakaling may makinig sa akin. Sobrang bigat na po yung dinadala ko ilang taon. Wala po akong ibang taong pwedeng pagsabihan nito. Kaya nagpapasalamat po sa inyo kayo nakinig po kayo sa akin. Sana po matigil na po yung pag-aabuso sa mga babaihan. Hindi lamang shoulder to cry on ang wish ko lang, Gwen. Hanga din namin na muli kang makapagsimula at maging abala sa iyong bagong negosyo. Dahil simula ngayon, ikaw na ang magpapatakbo ng sarili mong online shop kung saan sagot na namin ang lahat ng paninda mo. Tulad ng makeup at beauty products, may iba't ibang klaseng bag, personal accessories, mga t-shirt, at ang magic scarf na patok sa online buyers ngayon. Pati na nga ang cellphone at sangkatutak na load na gagamitin mo para makapag-internet ka, hindi mo na rin problema. Pero Gwen, hindi kasama sa regalo ang aming demo girl ha, na ngayon pa lamang ay ipinapakilala na sa social media ang iyong negosyo. Halos hindi makapaniwala si Gwen sa mga bumulaga sa kanya. Sobrang saya po tapos makakatulong na po ako alam mama. Ipapagamot ko na po siya. Lalo na po sa yung baby ko sakitin. Pati sa asawa ko makatulong na po.
Tamang-tama, kasama natin si Binibining Heart Heart para masampulan ka ng gimmick sa pagbebenta. Kailangan babagihin mo sila para ganito. Good afternoon mga Kapuso Shoppers! So welcome to my online shop. So ito may kit naman, napakadami mga binibenta ko dito. Meron tayong t-shirts. Tignan mo, Binibining Heart Heart. Ikaw na pala ang tuluyang makakapagpangiti kay Gwen. Thank you po sa lahat. Talaga po sa GMA. Sa inyo po lahat. Tapos kay Ma'am Vicky Morales. Thank you po lalo po sa wish ko lang. Walang karapatan ang kahit sino na manlinlang, manakit at mang-abuso ng kapwa. Hindi po matatawaran ang tapang ni Gwen na makabangon sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Saludo kami sa iyo at sa lahat ng patuloy na lumalaban at napagtatagumpayan ang bawat dagok ng buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Eh, yung pagbubulungan nyo ng kuya mo, ano yon? Kilabutan ka nga! Pati ba naman sa kapatid ko magsiselos ka? Ah! Thank you!